Typhoon season naman po. So, let's prepare for the coming typhoons. So, ito, meron akong emergency bag. So, pag-check tayo ngayon kung anong nasa laman dito. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo para sa part nyo rin, gusto nyo rin ma-prepare during typhoon. So, these are the things na na-learn ko nung UDET kung anong i-prepare before tsaka anong naging kailangan ko. So, hopefully, you need to prepare a bag. So, what's inside? So, ito, first things first is a first aid kit. So, sa first aid kit, so, kompleto siya dapat. Andito, yung panglinis ng sugat, gunting, tsaka a bandage, tsaka yung ano, another. So, pwede nyo rin kayo maglagay ng paracetamol dito, tsaka yung decongestant or Mucil or anything na pang sipon, tsaka pang cold. Tapos yung pang lagnat, yung ganun rin, paracetamol. So, first things, importante po yun kasi during calamity, nagkakaubusan ng gamot. So, especially yung basic lang yung kailangan nyo dito. So, yung pang lagnat, pang cold, tsaka pang sipon. So, number one, first aid kit. Number two is cable tsaka power bank. Kasi during calamity, magpa-power outage po yun. So, limitado yung galaw nyo. So, power bank and cables are essential. So, kung meron kayong extra cable, ilagay nyo yan sa bag nyo, sa emergency bag. So, yan. Tapos, flashlights. So, during, ano kasi, pag calamity, medyo wala na rin yung power. So, expected, madilim. So, expect flashlights are very usable. So, ito, flashlights to. So, malakas siya ang ilaw. So, please do, yung mobile phone nyo, capable siya ng flashlight, pero during calamity, hindi siya advisable na gamitin natin as flashlight. Kaya prepared tayo ng another source of light or magagamit natin. So, next is a charger that is charger na USB. Tapos maraming port para pwede nyong i-share sa iba. So, multi-port charger. Ginagamit ko na ito. Luma siya pero lagay ko rin sa bag para ma-charge mo yung mga USB device mo at once. So, kailangan mo na lang ng kable. So, kasi nagkakaubusan ng power port doon sa station or limited lang yung power, makapag-charge ka. So, yun. Kailangan mo ng multi-port charger. Although, optional lang siya. So, next are the ito talaga jacket. So, much better if you have the jacket. Kasi sa calamity, malamig yun, maulan. So, yun. Typhoon season. So, kailangan mo ng jacket na comfortable ka. Kung merong hood, mas okay rin. Pero kung meron ka rin another type na jacket na yung hindi babasa, yung pang wind resistance or windbreaker, maganda rin yan. So for now, this is a comfortable jacket. So cotton siya para yung lamig is hindi mag-penetrate sa skin. Kasi yun nga, pag nabasa ito, medyo mabigat rin. Saka malamig na rin. Kaya mas maganda, mas mag-cotton rin. So ito, cotton jacket. Ito rin is a headgear or pang sa ulo kasi malamig or ano, so protection rin yan sa ulan. So headgear. So another ear is a dito, ito. Another flashlight na maliit. So ito is para sa head rin to. Ginagamit during camping. So ito para at least free hand yung kamay mo. Tapos yung light is yung direction ng head mo lang yung gagamitin mo. So yun yung ano, tip. So another headlight. So second is a sleeping bag. Kasi pwede mo lang ito ilapag sa floor, kahit saan, sa evacuation center. At least meron kang sleeping bag. Comfy kasi siya pag pwede mo siyang
ilatag. Tapos mas comfy siya. Tapos hindi siya malamig na direksyong nakahiga sa semento. Kaya sleeping bag yung gamitin nyo. This is a sleeping bag. So pagbukas mo, ito, sleeping bag. Another is a dry bag. So dry bag, hindi pa na-open to. So dry bag to keep your electronics dry. So yung ito, tsaka mobile phone, ilalagay ko yan sa dry bag na mas para to keep it dry, na kaya dry bag tawag, hindi siya papasukin ng tubig. So mas applicable siya. So yan. Tapos don't forget sa bag nyo set of maganda na set of things. So lagay nyo lang rin yung underwear, short, tsaka windbreaker. So andito yung mga windbreaker ko. Tapos pair of clean dry clothes, kasi pwede pag ito nabasa, kawawa rin kayo. So as much as possible, yung bag nyo is yung dry bag rin na hindi mababasa, mas maganda rin yun. So ito 0917 exclusive bag, no promoting. Tapos bonus tip, kung meron kayong hammock or ito, so neck pillow kasi pag travel, neck pillow, pero in disguise, ano siya, hammock or duyan. So gamit na gamit siya kasi pwede itong ma-convert into duyan. Kailangan mo lang ng pillars para i-tie up to. So meron ka ng duyan. Mas comfortable kasi yung duyan kumpara sa nakalatag lang sa simento minsan. Kasi pag nakalatag sa simento, pwede siyang bumaha. So meron tayong option na duyan. So that's it for my disaster preparedness na bag. So ito, kinikip ko lang to, nakapasok ko lahat. Ito yung mga spare clothes ko na malalaki. So lalagay ko lang dyan sa bag. Tapos anytime na merong storm, i-prepare mo lang to sa labas para at least kung merong evacuation, i-bundutin mo lang to sa storage. So ganun lang yung disaster preparedness. Okay? So for more videos, salamat. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Salamat guys. So keep safe everyone.